Hi guys, it's me, Jenny. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, hi, my name is Jenny. Welcome to my YouTube channel. I hope you do like, comment, and share your videos. Might as well subscribe to my channel and follow me on my social media account. Guys, for today's video, matagal-tagal na akong hindi na akong vlog. Simply because I was busy doing college duties, you know, incoming freshman, and this COVID-19 pandemic made it harder. And so, for today, balik tayo sa ating makeup vlogs. Ayan, so ito tuloy ko ang aking university series. And for today, our university is, of course, University of the Philippines, UP. And so for today, magto-toner ako kasi ayan, madami sila. Madami silang alagad. University of the Philippines. Parang ang bongga-bongga. Tsaka, meron akong name na nakita sa Facebook. Sabi nila, bakit daw walang uniform yung mga taga-UP? Tapos, meron din UP student ni like. Mag-set nga lang kami ng ID, ang yabang na namin. Mag-uniform pa kaya. Diba? I mean, the meme itself. Diba? It do make sense. Like, that's true. Kapag UP ka talaga, iba eh. Iba yung impact pag nakakarunod na, ay, tagay yun ito. And yet so far, I wonder how you look when you're in the dark. You're just one click away. Babasahin ko ang aking crush para mas kumapit siya. Dahil medyo mahirap ang kanyang trabaho. What? Ito kong trabaho. On my face, tastes like Riri, tastes like bae. Bought you Fenty, took his place. Rolled you weed and kissed your face. Man, wanna smoke you out like all day, man. Wanna do a quickie in the hallway, can. You be all down for the boy, no man. Jump, skip rope, 23 years old. I will drag that color. Gum, report. Cashing out checks when I say so. Frame my life and take my soul. Make me crazy, make me old. Save me roses. Meron siyang ganyan. Pero narating pa natin silang very light. No, very something real.
let me discuss you guys some UP tips and UP recommendations, something like that. UP or Sofgat, kung magigit man kayo next year, unang-unang papasok sa utak mo pagkabasa mo ng unang tanong is, ha? Ano nga ulit to? Kasi hindi mo talaga, like, masyoshock ka na, alam ko to dati, like, alam ko to dati, pero bakit ka siya alam ko? Something like that, yun yung mga tatanong mo sa sarili mo. And then, so, even so, kung mag-review man kayo for the next year, for the next 6 years, guys, one number one tip, huwag kang mag-advance reading, mag-review ka. Alright, so, UP questions are questions that I am pretty sure nagpakal sa mga past lessons na babalikan lang nila. Dama ko eh. Nag-aral din ako ng advanced reading ako, pero hindi siya yung tamang term. Mag-review ka. Mga lessons mo ng senior high school, grade 11, grade 12. Specifically, mga grade 10, mga ganun ko. Sigurado ako. Yun yung mga lalabas. One more thing. Yung reading comprehension mo, reading proficiency, I guess. Basta sa reading part. As in, sobrang haba. Makakakita ka ng isang page, puro reading lang, and then yung questions doon, like, literally, ang dami, ang haba-haba ng paragraph, pero yung questions doon, tatlo lang. And it will be such a waste of time if you will read that whole paragraph. So, habang iskew pa, or while you're at it, practice scanning, you know, skimming scanning, that method na pagtignan mo lang siya ng isang buo, makuha mo na yung thought, makuha mo na yung all of that. If you'll practice that, girl, napakalaking advantage kasi napaka time consuming ng reading part. Ano, sa admission, yan. So, kung wala pa man yung UPCAT, magpapadmit ka lang, super sipagan mo. Sipagan mong magpasa ng requirements, sipagan mong pumunta sa mga universities kasi sobrang haba ng pila. And then yung mga nakasabay ko sa batch ko, and alam ko meron din sa previous batches, girl, maniwala ka sa akin, yung mga nakasabay ko is nag-o-overnight sa UP. Eh ako taga Manila rin lang ako, so yes, I took everything for granted. Talagang kuwari 12 o'clock yung usapan. Siyempre, pupunta ako mga 9 a.m. Hindi ako pumasok na nung araw na yun. Pero girl, kahit 9 a.m. ako pumasok, sobrang dami. Sa LRT pa lang. Lugikan. MRT yata. MRT. Lugikan na. Parang ang haba. Makikita mo yung mga co-UP applicants mo. Kasi makikita mo yung puro estudyante nung araw na yun. Like legit. And talaga, hanggang ngayon shock at parang ako sa mga nag-overnight din. Like, the effort. Sobrang effort. Ito ang ginagawa ko, pinapatungan ko lang siya. Same color lang yan. Nire-refine ko na kasi hindi pa rin. Kaya niyo. Basta nag-review ako. Kasi yung motto ko, kahit anong test yan, basta confident kang nan-aral ka. Kaya mo yun, girl. Believe in me. Ayan, one more thing, guys. Kapag mag-exam kayo ng ganun, yung tanging kalaban mo is yung sarili mo. Wala kang kalabang ibang tao. Hindi mo kalaban yung mga tagay, yung ibang UP applicants. Makalaban mo sarili mo. Kasi marami akong kakilala na kinabahan sila ng exam. And you didn't... Alam mo yun, yung... Alam ko na they can do better, pero hindi na nalabas yung sarili nila kasi kinabahan sila. And yun yung pinakakalaban mo talaga every time. Yung sarili mo, like, alam mo yun, sayang, ang daming hindi nakabasa sa batch natin. Na alam kong mas magagaling sila sa akin.
yun kasi alam mo yun, kapag syempre kapag nandun ka nakakaba naman talaga and then ano yun exam yun sa UP mape-pressure ka talaga pero ewan ko ako kasi hindi ako mape-pressure yung araw na yun alam kong bakit bakit nga ba hindi kasi bakit hindi ako mape-pressure kasi nag-aaral ako sinatid ako naman yung dati ko so medyo may support basta kapag pin ko ah kapag nag-aaral ka naman yung tanong ka and then ano sorry ah palaktaw-laktaw yung ano hindi kasi ito scripted like naisip ko na totally university yung look ko ngayon why not tell about my UPCAT story UPCAT tips and record oh specifically record yan yung maraming nag-record sa batch namin and ako mag-re-recon din ako ata kasi the campus na napasukan ko and the program na na-admit sa akin is not my first and second choice. It's my last result. It's my last choice pala. So, choice and yeah, I'm so hopeful na sana pumayag silang baguhin ang aking program. Ayan, so mag-recon. So, for the recon, guys, usapang recon tayo. Una-una, sa recon is titignan mo yung UPG. Always check the UPG, UPG mo, and then each campus is meron silang alatin na UPG na makikita nyo online. Lalagay ko rin dito pag kinaya ng pangalas ko. Makikita nyo yung online, and then pagpasok yung UPG mo, edi pwede kang mag-recon. You will only send recon sa site nila, sa OUR, kumari UPM, OUR.UPM, sa UPLB, OUR.UPLB. Pero hindi nagpaparecon si UPD Liman. Pero kung gusto mong pumunta ng UPD Liman, so, first choice is mag-recon ka sa UPM, mag-recon ka sa UPLB, and then second year, lumipat ka ng UPD Liman. Pwede. And, yeah, after the recon, mag-send ka ng files, hintayin mo yung mga programs na pwede pa. Kasi syempre, titignan nila yung programs na hindi na puno and then yun yung pwede mo i-record, yun yung pwede mo pumutin. And, yeah, yun na lang. More like, number one, after na recon, yung second choice mo is, mag-apply ka sa other schools, mag-apply ka ng ibang university, get your desired program, and then mag-transfer ka sa second year mo sa UP. Pero one disadvantage is that hindi ako sure kung lahat ng units na tinake mo is makikredit. Like, ang daming case na hindi na credit yung units nila. Mulit sila ng first year. Which is, guys, sayang. Alam mo, UP or not, a diploma is a diploma. And I won't question the people who will choose UP of course to be UP. Pero kung ulit ka rin lang ng first year, huwag na. Mag-aral ka na lang ng UP sa masteral mo. After your 4-year course, tuloy mo sa masteral, mag-apply ka sa UP. Or kung gusto mo talaga, yun, transfer ka. And then after that, parang pang ibang ways, meron silang sports. Sa human kinetics and sports, pag mag-aral ka sporty ka, varsity ka, apply ka sa UP. Punta ka lang sa OUR, sa administration office. Apply ka doon. Pasok ka. Pwede rin by talent. Pwede kang kumanta, sumayaw. Pero ang may contract yun na 2 years na kailangan mo mag-serve sa club nila. Pero makakapasok ka pa rin sa UP through that. And then yung magiging major mo is about singing, theaters, something like that. And then, meron din tayong kitag ng scholar ng bayan. So, scholar ng bayan naman. As far as I know, that option is para sa mga hindi nakapag-upcut, pero gusto mag-UP. Scholar ng bayan is, yun, titignan lang yung grades mo. Dapat nanggaling ka sa public school. And then, dapat yung grades mo is first. Is nasa 10% ng mga grade rating. And, yeah, makakapasok ka sa scholar ng bayan. So,
So far, yun yung mga ways kung gusto mo makakasay. And I'm sorry guys kung medyo kaputol-putol yung ways ko kasi ako, parent student, and nag-search lang ako. Pero before doing this vlog, hindi ako nag-search. Gusto ko lang gawin itong look na ito. Naisip ko lang na, why not tell it? And then, kung ano lang mga naalala ko, yung sinasabi ko. Pero then, here guys, totoo naman yung mga naalala ko. Ayun, ako hindi ka nakapasa ng upcut para po ibang way makapasok. Pwede kang mag-appeal, pwede kang pumunta ng human kinetic sports, pwede kang mag-music, theater, yung pinagitan, or yung skolay ng bayan mo. And pwede kang mag-transfer, something like that. Yeah, and I think that's it for the look. So, dahil ko yung chika, mag-aayos na ako and I'll be right. Today's look. I hope you do like today's video. If you do, please do like, comment, and share your videos. Might as well subscribe to my channel. And sana matuturan kayo sa aking mga upcut tips and to my YouTube story itself. And see you in my next vlog.